Ano sa palagay nyo ay pinagmamalaki ninyong katangian ng Pilipino, ng puso ng Pilipino? Ang ating laging sinasabi ay tayo ay makabayanihan. Tayo ay tumutulong sa ating kapwa. Kaya naman po, noong nagsimula po kami na umikot at isigaw at ginawang adhikain ang pagkakaisa, noong nagsisimula pa kami, sumasagot naman po ang ating mga kababayan. Ngunit ang sagot na aming na, ang naming natatanggap, ay parang bulong lamang na halos hindi marinig. Ngunit habang tumatagal ang panahon, habang dumaan na ang ilang linggo at ilang buwan, yang bulong na yan ay palakas ng palakas hanggat naririnig na natin ay hindi na bulong, maliwanag na ang tinig ng Pilipino at ay may sigaw na. Ang bulong na yan ay naging sigaw na. At ang sigaw ng Pilipino ay kasama ako sa pag-uunlad. Kasama ako sa pagpaganda ng buhay ng Pilipino. Kasama ako sa pagpaganda ng Pilipinas. Kasama ako sa kilusan ng pagkakaisa. Dumadami po ang sumasama sa atin at nagsasanib puwersa dito sa kilusan ng pagkakaisa. Kaya po, huwag po natin makalimutan itong nangyari itong hapon na ito, itong gabi na ito, dito sa Quezon City, na ating sinimulan ang kilusan ng pagkakaisa. Itong araw na ito, itong pagkakataon na ito, na tayo'y nagbulong, nagsimula at napag-usapan natin at ginawa natin, isinapuso natin ang ating pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Huwag po natin titigilan. Huwag tayong hihinto na maging layunin, maging hangarin, maging pangarap ang pagkakaisa. Tayo po ay magtulungan. Gawin po natin ang lahat. Lahat ng kailangan gawing trabaho, lahat ng kailangan gawing sakripisyo, lahat ng ating kakayahan, lahat ng ating sipag at galing ay gawin natin para ipagkaisa natin ang Pilipinas. At kapag po tayo ay pinagpatuloy natin ang kilusan na yan, ay darating po ang panahon na masasabi na naman natin na ang Pilipino ay dahang-dahang gumaganda ang buhay. Ang Pilipino ay may trabaho ulit. May konting pera sa bulsa. Kaya na naman pakainin ang kanilang pamilya. Kaya pag-aralin ang kanilang anak. At higit sa lahat, ay bawat Pilipino ay magkaroon ng pag-asa na ang magiging kinabukasan ay mas maliwanag at mas maganda kaysa pinagdaanan natin sa nakaraang 2 taon. Kapag ipinagpatuloy po natin yan, at nararamdaman na natin na sa ating pagkakaisa, sa ating pagsasanib puwersa, bawat Pilipino ay sabay-sabay humaharap sa problema. At dahan-dahan natutugunan ang mga nakikita nating hamon na dumadating sa Pilipinas. Magmamalaki po tayo ulit at sisigaw tayo sa buong mundo. At sasabihin natin sa mga kaibigan natin na mga dayuhan, sasabihin natin, tignan mo kami mga Pilipino, kahit anong ibato ninyo sa amin, kaya namin dahil kami ay kapit-bisig, sabay-sabay nagtatrabaho, sabay-sabay humaharap bilang Pilipino. Titignan po natin ang buong mundo muli. At sisigaw natin muli ang matagal na nating hindi maisigaw. Iwawagayway natin ang bandila ng Pilipinos. At sasabihin natin, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino.
Kaya po, huwag po nating titigilan ang ating sinimulan ngayong gabi na ito. Ipagpatuloy po natin ang ating kailangan gawin para mapagkaisa ang buong Pilipinas. At huwag po tayong titigil hanggang tayo'y magtagumpay. At ang aking pinag-uusapan na tagumpay ay hindi lamang ang tagumpay sa darating na halalan. Ang pinag-uusapan din natin dito ay ang tunay na tagumpay na masabi natin dumating na ang araw na ipinagkaisa natin ang sambayan ng Pilipino. Lahat po tayo ay nangangailangan ng tulong. Ang nangyari po sa atin lahat ay dahil sa pandemya, lahat po ng Pilipino ay nangangailangan ng tulong. Sa man ay mayaman, sa man ay mahirap, sa man ay sikat o hindi kilala. Ngunit lahat po ay kailangan tulungan. At sino pa ang tutulong sa Pilipino kung hindi tayo mga Pilipino rin? Kaya tulungan natin ang ating kapwa Pilipino. Tulungan natin pagandahin ang Pilipinas. Tulungan natin ang isa't isa upang masasabi natin, ipinagkaisa natin ang Pilipinas at sama-sama po tayong babangon muli. Maraming maraming salamat po! Mabuhay ang Quezon City!